Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to ANIKA Farm. Ituturo ko po kayo ngayon dito sa munting farm po namin. I-share ko lang po sa inyo kung paano po kami nag-start sa isang inahin. Ito, ganito po kasi yung kwento noon. Noong March 17, 2020, bumili po kami ng isang fattening. Ito po yun, nasa 79 kilos. And so, isa pa lang po yung inahin namin that time, kaya ito po yung sow number one namin. Ang first parity po niya is nasa 14 piglets po yun. So, merong pitong lalaki, na benta na po namin yun. Yung pitong babae naman po, yun yung naiwan dito. So, yun na po yung naging inahin din po namin. Yung gilt, mga gilts po namin doon. So, ipapakita ko po sa inyo dito. Punta tayo dito. Yan. Mamaya umulan na naman. Dilim pa naman dito. Ito po. Ito, anim po lahat to. Yung isa nandun, papakita ko sa inyo. Except yung number 7, ito, hindi pa po namin na AI to kasi hindi pa po siya naglande. Pero the rest, na AI na po namin yan. Kasama po nung nandito. Kasi nilipat na rin po namin sa farrowing pen. Ito na yun. Yan. Sow number 6, kaya 7 po lahat yung mga yan. And then, ito naman pong inahin namin. Kung napanood nyo po yung video ko, bumili po kami ng 5 piglets, di ba? And then, 5 po yun, mayroong isang lalaki. Kaya yung lalaki, binenta na po namin. Yung 4 na babae lang po yung naiwan. Tsaka yun na po yung naging inahin namin dito. Kung naalala po ninyo, tsaka napanood nyo po yung video ko, di ba nandito po yung sow number 4 namin na namatay? Tapos isa lang yung naiwan niyang anak, di ba? Kasi hindi po makalabas yung dalawang anak niya kasi lalaki. Kaya namatay, nahirapan siyang manganak. Maliit yung sipit-sipitan niya. So, ito na po yung isang inahin namin. So yung sow number 4 po namin, patay na yon. So, una po yon. Ito naman, sow number, ano natin to? Sow number 5. So, ito yung pangalawa ha. Pangalawang piglet na nabili po namin. Sabihin ko lang po sa inyo yung sa sow number 5 po namin, ang anak po niya dito, nasa 5 po lahat yung anak niya. Kasi yung sow number 4 po namin, isa yung anak niya, kaya pinampuna po namin dito kasi di ba namatay na po yung nanay niya. So, ganun po yung kwento niya. Nasa 22 days na po itong mga biik na to. So, pangalawa na yan, di ba? Ito naman po yung pangatlo. Yan, sow number 2. Yan. Ito namang sow number 2 po namin dito, ang kwento niya. Yan, so ito po yung first parity niya. Yan, nasa 8 po lahat to. Yung isa po kasi dito, pinaampon namin yung anak niyang first sow po namin. Kasi maliit nga po yun, di ba? Naalala niyo po ba yung video ko na binubuli siya, tapos nagkasugat po yung nguso niya, tsaka yan yung pinapadede ko. Nahuli po sa paglaki, nabansot siya, kaya nilagay namin siya dito. Pinampun muna namin, kaya ang bilang na nila ngayon is nasa 9 na. Yan. Nasa 40 days na rin po yung mga yan. Itong sow number 2 po namin, yan. So, hindi pa po ito ano, naglalandi. Hintay-hintay lang po kami na lumandi siya ulit. Ito namang sow number 1 po namin, ito, pakita ko yung second parity po niya. Ito na, ang second parity. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 po lahat to, di ba lalaki na oh, nasa 65 days na po itong mga to. Actually, yung kapatid po nito, ito yung nandito, yung pinampun ko. Ulitin ko lang ha, yung may sugat dati, tapos yung pinapadede ko. Nandito siya. Di ba? Tignan mo yung difference ha. Ito yung kapatid nila, tapos ito na ngayon yung mga ano niya oh. Mga kapatid niyan, lalaki. Nasa 65 days na po itong mga to. Kaya dumadami na talaga yung baboy namin dito, no? Ito naman pong sow number 1 po namin dito. Nag-AI po kami noong May 9. And so, sana buntis na siya, no? Yun. So, dito tayo sa kabila. Tapos na tayo dyan. Ito naman po yung sow number 3 po namin. Ito po yung first parity niya. Nasa 19 days na po itong mga biik dito. Yan, so hindi pa kami magawali kasi nagawali po kami dito pag nasa 28 days na sila. Yan o, ang lalaki nila o. Tsaka hindi po sila nagtatay ah.
healthy. Siyam po lahat yung anak ng sow number 3 po namin. Kung tutusin, parang ang bilis ng panahon, di ba? Imagine, nag-start po kami sa isang inahin and then sa limang piglets na binili po namin. Ulitin ko lang po, yung isa lalaki doon, kaya apat lang po yung mga inahin na naiwan po dito. So, pag nalaman po ninyo yung mga kwento dito sa farm po namin at nasundan yung mga videos ko, maiintindihan nyo po lahat yung mga explanation ko. Kaya sinasabi ko rin po sa inyo at inuulit ko. Mabilis ka naman mag-repopulate, lalo na kung strict po kayo sa biosecurity, kasi kahit sabihin mong naka-pink zone na yung area ninyo, kung hindi naman kayo strict sa biosecurity, baka may pumasok na ASF. So wala pa rin kasing gamot sa ASF, kaya kailangan po talaga mag-ingat po tayo. Yan. So actually, madali lang naman po mag-repopulate. Yan. So karamihan lang po sa atin, takot mag-alaga ulit ng baboy. Siyempre dahil sa ASF, di ba? Ito, mayroon akong tip para sa inyo. Kaya manood po kayo at saka tapusin niyo po itong video na to. Kasi mamimiss niyo po ito. Sayang din, di ba? To, ganito po kasi 'yon. Ito po yung tip ko sa inyo na pwede na po nating insure yung mga alaga po nating baboy. Pag namatay po 'yan, kahit anong sakit pa po 'yan, makaka-receive po kayo ng 10,000 pesos per head. Yan. So except po yung mga nagdededi, ha, tulad nito, mga nagdededi pa lang at hindi pa na iwalay sa nanay nila, syempre hindi po kayo bibigyan 'yan. So, talong nyo siguro, insurance yan eh. Di may bayad. Wala po. Walang bayad. Nasa 20 below yung mga alaga po ninyong baboy, wala po kayong babayarang premium. Yan. So, paano kung more than 20 heads po yung alaga namin? Yan, may bayad na po yan. Magbabayad po kayo ng 225 per head. Per annum po yun, ha? So, yun. May bayad na po yun. So, tanong nyo siguro, paano? Anong gagawin namin? Ganito po kasi yan. Pumunta po kayo sa Office of the Municipal Agriculturist. Magpa-register po kayo ng RSBSA. So, ano ba yung RSBSA? Registry System for Basic Sector in Agriculture. Magpa-register po kayo as Livestock Farmer. Once na naka-register na po kayo sa RSBSA, yan, so hanapin nyo po yung PCIC Coordinator. So, ano ba yung PCIC? Yan po yung Philippine Crop Insurance Corporation. Yan. So, under din po yan ng DA. May mga ayuda po ang gobyerno at member po kayo sa RSBSA. Makakatanggap po kayo ng ayuda galing gobyerno. Baboy. Kaya, ganun po yung gawin ninyo, ha? So, nasundan nyo po ba yung mga ano, sinabi ko? Hindi po kayo mabibigyan ng insurance kapag naka-red zone pa po yung area ninyo. Kaya, dapat tanungin po ninyo sa municipal agriculturist ninyo kung naka-pink zone na ba kayo or red zone. Ito, napapansin ko lang po ito, ha. Maganda po yung programa ng DA natin or Department of Agriculture. Yun lang po, bakit parang may disconnect? Kasi marami pong hindi nakakaalam sa mga programa po ng gobyerno. Tulad po niyan, yung sinabi ko sa inyo, pag nasa below 20 heads po yung alaga ninyo, di ba, meron po kayong marireceive na 10,000 pesos per head. Pero paano na lang kung hindi ka marites, hindi ka usisera, katulad ko, palatalong kasi ako, tapos, yan, more on, nag-search po kami kung ano po yung magandang gawin or ano ba yung mga ayuda na binibigay ng gobyerno po sa atin para sa mga farmer. Yun. So, napapansin ko lang talaga na konti lang po yung nakakaalam. Yan. So, tanong ko, kung sino ba talaga pwedeng magbigay ng info na yan? Sa kapitan ba? Sa LGU ba natin? Sino ba pwedeng magbigay alam yan para sa mga small farmer natin? Paano kung yung mga farmer po natin, hindi po sila pala cellphone, hindi sila gumagamit ng cellphone, hindi po nila alam yung mga programa ng gobyerno? Kawawa naman po, di ba? So, yun lang. Ano lang, nagtataka lang ako. Paano yung mga hindi nakakaalam niya? Pero sana, ang pakiusap ko sa gobyerno po natin or Department of Agriculture, na sana maiparating po nila ng maayos yung mga programa po ninyo. Lalo na sa mga small farmer, para naman po makapag-start naman po sila mag-alaga ng baboy. Siyempre, yung mga iba dyan or karamihan po sa mga small farmer na ASF po yung mga yan. So, wala pang puhunan. So, kailangan, paano ba? Kailangan bang ako ba yung pumunta sa DA or silang kumausap sa akin para maiparating ko sa mga tao? Kasi marami po talagang hindi nakakaalam yan. Kaya eto, nandito po ako para tulungan ko po kayo at i-share po yung mga nalalaman po namin.
sana lang manood lang po kayo ng mga videos ko kasi yung mga videos ko po, yung mga sinasabi ko doon is napaka-importanting information. Lalo na po sa mga farmer po natin na gusto pong mag-start ng pagbababoy ulit. Unsolicited advice po para sa DA or Department of Agriculture. Yan. Kasi sa gobyerno po natin or Department of Agriculture, maganda po yung programa. Yun lang po, hindi po yan nakakarating sa mga small farmer or backyard farmer. Yan. So, ang gusto ko lang pong iparating sa inyo, sana lumabas naman po kayo ng opisina ninyo para malaman ninyo sa nasasakupan ninyong mga barabarangay kung sino yung mga nag-aalaga ng manok, ang ingay, kambing, baka, baboy, basta lahat po ng livestock. Para mailista nyo po sa inventory nyo or mailista nyo po kung sino po yung mga taong yon. Para kayo na po mag-inform na may programa po ang gobyerno para sa kanila. Paano na lang po yung mga hindi marites o hindi maosisa, di ba? Hindi na po nila malalaman yung programa ninyo. Lalo na kung hindi sila pumunta sa office ninyo para magtanong, di ba? So, hindi na rin po nila alam. Kaya dapat ma-share nyo po sa backyard farmer po natin yung programa po ng gobyerno. Ayan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, bahala na po kayo. Pero pag nagustuhan niyo po yung video ko, please subscribe. Happy farming, everyone!